Hi, welcome to my channel. Last part rin na po tayo dito sa Kawasaki Baja City 125. Yan guys, kita nyo yung shifting fork. May tamang kabit po yung shifting fork. Yung nakalagay po sa ilalim guys, ganyan yung posisyon. Nasa ilalim po yan tunggil, hindi po nasa taas. Ito namang nasa taas, ganyan po yung posisyon. Yan. Natandaan nyo guys yan ha, para malaman nyo yung tamang kabit. Kaya kahit magkabaligtad po yung pang ilalim at pang itaas, basta tama po yung tunggil niya sa taas, okay po yan. Sa mga nabitin po dito sa part 3, doon sa ating part 2, ito na yung last part 3 natin. Tatapusin na natin itong video na to. Ilagay ang crankshaft assembly. Yan guys, gumawa na lang ng gasket. Kasi nga, sa katalogo po nito, walang kasamang parts ng katalogo sa gasket, sa center gasket. Kaya ang ginawa natin, nagawa na lang yung mayari ng gasket nito. Yan. Saka nyo ilagay yung crankcase, center crankcase. Ilagay ang center crankcase. Gumamit ng rubber mallet at saka nyo ilagay ang mga ball flange. Magkakatulad lang guys ang haba nito sa ball flange. Siguraduhin pre-wheeling ang output or counter shaft at saka main shaft. Yan guys, yan yung mga bolt na discarding malupit na pagbabaklas sa center. Pag hindi nyo yan nakalas, hindi yan makakalas yan. Kailangan alam nyo yung mga bolt na yan. Yan yung nakatagong discarding malupit ng Baja 125. Yan guys, natatandaan nyo yung part na yan. Kasi kahit tanggal na yung mga tornilyo, yung mga bolts sa kabila, meron pa dito sa center at dito sa gilid. Yan. Yan yung discarding malupit ng Baja 125. And syempre, dapat alam natin ang pagkakasunod-sunod ng Baja City 125. Unahin muna natin ang piston. Yan. Ilagay ang lock ng piston. And guys, original yung ating base gasket or block gasket. Ilagay ang dalawang dowel pin. And guys, nado na sa ating block yung isang dowel pin. Yan guys ha. Nalito tayo dun ha. Kala, ang timing chain nga pala nito guys. I'm sorry. Nasa right side nga pala. Kaya inikot na natin yung black. I'm sorry guys. Yan. I-top center ang piston. 40DC kung tawagin. Ilagay ang timing chain. Kasi pag hindi nyo nilagay ang timing chain, maaaring maiwanan ito paglalagay ng clutch housing. Kasi pag nailagay nyo ang clutch housing at yung inyong gear primary drive,
Hindi nyo na to may lalagay yung timing chain basta-basta. Mahihirapan po tayo. Guys, ilagay nyo na yung chain guide. And guys, ilagay ang bolt plunge ng chain guide. And original din yung ating cylinder head gasket. Alam nyo guys, napaka-exciting po ng pag-overhaul ng motor. Lalo't kumpleto po yung ating pyesa. Kaya pag ako po ay nagawa nito, kailangan po ay talagang may pyesa tayo. Ito po yung taga San Juan, Batangas. Shoutout po sa inyo ng marami. At sa akin yung pinagawa itong motor nyo. Maraming salamat po sa inyo. At God bless po. Ingat po kayo. At sana po hindi na masira itong inyong motor. And guys, ilagay nyo na ang cylinder head gasket. Siyempre kailangan, paglalagay nitong cylinder head gasket, siyempre kailangan naka-TDC. At dapat, huwag kayong malikot at hindi madadagil yung ating magneto sa kabila. Kasi pag nadagil yan, iikot yung sigunyal or crankshaft, mawawala sa timing. Kaya ang gagawin natin, naka-TDC yung piston natin, ilalagay na natin yung timing sprocket. Kasi pagka mamaya natin ilagay yung timing sprocket, iikot po yung crankshaft, mawawala sa timing yung motor. Yan. Yan guys, naka-timing na. At sigurado tayong naka-top dead center na yung motor natin. Yan, ilagay nyo yung stud ng ating cylinder head. Apat na stud na cylinder head at yung maliit sa loob, dalawa. Yan guys, sinapitan na natin. At gumamit kayo ng Y tools dito sa timing sprocket at 12mm socket. Yan guys, buo na yung ating head. Dito naman tayo sa right side, ilagay ang anong tawag ba dyan? Ang tawag guys doon yan, mamaya na natin lalagay yan. Sige, lagay ang thrust washer ng clutch housing. Makapal guys yun ha. Yung thrust washer na yun, makapal yun, tatandaan nyo. Ito naman, ang tawag dito sa mga bulitas na yan ay dito sa katalogo nito ay inhibitor. Inhibitor com gear shift. Yan. I'm sorry guys, hindi pala to inhibitor cam gear shift. Yun pala, kita nyo yung star? Ang tawag pala doon ay cam drum change. Doon sa star, yun po yung tawag sa katalogo nito. Ilalagay ko na lang sa screen ha. I'm sorry guys. Cam drum change. Kung tawagin natin na stopper cam drum. Yan, yan guys siya. Kung tawagin natin naman ito, stopper gear shift. Ito sa ibang katalogo. Pero ang tawag nito guys, kita nyo itong ating hawak. Yan. Yung bolt na yan, ang tawag nito, special bolt drum change. Yan yung tawag nito sa katalogo. Yung spring naman, inhibitor spring. Yan, yan yung tawag yan guys. Yung stopper, ang tawag naman yan, inhibitor cam gear shift. Yan guys, lalagay ko na lang sa screen. Para kung sakaling umorder po kayo sa Badja 125, alam nyo po yung order nyo. Yun po yung tawag nyo sa katalogo. I'm sorry guys, kasi ang dami pong parts na mga iba-ibang tawag sa bawat, sa iba-ibang motor.
Kaya po yung mga basher, labas po yung mga basher. Kasi minsan, sala daw po yung sinasabi natin. Pero ilalagay ko sa screen para malaman natin at malaman nyo yung iba-ibang tawag ng parts ng iba-ibang motor. Yan. Kasi sa ibang motor, ang tawag po dyan sa knuckle twist na yan, doon sa spindle, ang tawag po dyan ay stopper shaft drum shift or stopper cam. Dito, ang tawag nito ay inhibitor com gear shift. Di ba guys? Iba-iba yung tawag ng ating motor. Yan guys, kailangan naka-neutral. Yan yung maliit na tunggil dun sa ating cam drum change. Doon naman kicker assembly, tuturo ko sa inyo yung pagkakabit. Yan, kawit nyo muna yung spring. And then, paikutin nyo ng pakaliwa. Kita nyo guys ha, kakamay na lang natin. Yun, kita nyo guys oh. Oh. Pero guys, kita nyo yung nasa kicker ha. Pag kinikir natin yan, lulubog naman yan. Nakita nyo lang po dito sa video, hindi po nakalapat yung stopper ng kicker. Pero, yan guys, pagka kinikir natin yan, at nilagay ko yung crankcase, tatama yan. Tinamad na lang tayong kumuha ng kicker kasi malayo-layo sa akin. Ito naman guys, bali, ang pahigpit nito ay pabaligtad. Yan guys, kita nyo. Pakaliwa po yung ikot nito. Counterclockwise ang pahigpit nito. Yan, ilagay ang clutch bearing. Bago na yung ating clutch bearing, papalitan na rin natin ng bago yung clutch bearing natin. Habang naglalagay tayo ng casket, papabili muna tayo ng clutch bearing. Yan guys, okay na, nadyan na. Yan yung bago nating clutch bearing, original din. Yan. Yan guys, nakalagay yan sa clutch holder. And syempre, itong tuser. Yan guys ha. Ilagay ang gear starter. Lagay ang stopper gear ng starter. Ilagay ang konya. Ilagay ang magneto at ilagay ang bolt at washer ng magneto gamit ang 19mm socket. Ilagay ang gear, ang starter assembly. At saka nyo ilagay ang oil. Yan guys, nakakabit na sa body. Yan, paandar rin ha. Yan guys, ang ganda lang andar.
At hanggang dito na lang tayo mga paps. Sana po may natutunan kayo sa ating YouTube channel. Maaari po kayo mag-like and subscribe kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo. At shoutout po sa inyong marami. God bless po.